Nakamotor ka pala, Sir Joshua? Oo, para mas mabilis. Teka, bakit pala hindi ka sumama kay Kuya kanina? Akala ko ba kasabay ka niya? Tanong ni Joshua, sabay abot sa kanya ng helmet. Ah, medyo sumama po kasi ang pakiramdam ko. Pagsisinungaling niya, saka sumakay na siya sa motor. Sigurado ka bang okay ka na? Baka masama pa yung pakiramdam mo. Dito na lang kaya tayo sa mansyon, sasamahan na lang kita. Tsaka bakit parang umiyak ka? Namamaga pa yung mga mata mo oh. May ginawa ba sa'yo si Kuya kanina? Sabihin mo sa akin para mapagsabihan ko siya. Hindi yung alila ka na nga niya, palagi ka pang nasasabihan. Nako, hindi po sir, wala po ito. Naiyak lang po ako kanina dahil sobrang katipo talaga ng balat ko. Pero nawala naman na po eh. Di ba nga po, uminom na ako ng gamot. Tsaka po, wala pong kasalanan sa senyorito. Karapatan naman po niya ang utusan ako o kahit alilain niya ako. Dahil iyon naman po talaga ang trabaho ko eh. Nakangiting paliwanag naman ni Almira. Ah sige, basta huwag kang maiiyang magsumbong sa akin ha. Kapag sumusobra na si Kuya, akong bahala sa'yo. Ipagtatanggol kita. Tara na, baka naghihintay na ang mga iyon sa atin. Kapit ka lang sa bewang ko kasi medyo malubak pa naman ang daan patungo sa farm, kaya humawak ka ng mabuti ha. Sige po sir, salamat po, sagot ni Almira. Saka humatak siya sa bewang nito. Pero sa damit lang nito iyon humawak. Nagulat siya nang hawakan nito ang dalawa niyang kamay at iniupos nito iyon sa bewang niya mismo. Napadikit din siya dito ng sobra dahil sa ginawa nito. Sabi ko sa'yo humawak ka ng mabuti kasi malubak ang daan, baka mahulog ka. Ano, okay na ba? Opo sir, okay na po. Good, tara na. Wika nito, saka pinaharurot na ang motor niya. Mas lalong napahigpit ang hawak niya rito dahil na rin sa medyo mabilis itong magpatakbo at talagang lubak-lubak ang daan. Ilang sandali pa ay nakarating na rin sila sa farm. Napangiti siya nang marinig ang music. Square dance iyon at marami ang nagsasayaw sa malawak na harapan ng kubo. Hindi niya alam kung paanong nai-set up ang mga iba't ibang kulay na nagsisilbing ilaw sa paligid. Maging ang mga tugtuging alam niyang hindi basta-basta dahil nakikita lamang niya ang mga iyon kapag piyesta sa kanilang barangay. Ang saya-saya ng lahat, nagtatawanan, nagtitilian habang pinapanood ang mga sumasayaw. Bigla tuloy niyang na-miss ang sayawan tuwing piyesta. Parang gusto niyang makisali sa mga ito. Alam naman niyang sayawin ang square dance. Siya pa ba eh laman siya ng sayawan kapag piyesta. Kaya lang never pa niya naranasang makipagsayaw ng sweet sa kahit na sinong lalaki. Gusto niya kasi na ang first dance niya ay iyon na rin ang maging first sa lahat. Kaya lang nakuha na ng kanyang senyorito ang kanyang first kiss. Hindi naman sa nagsisisi siya. Pero nakakapanghinayang din kasi. Malabo namang ito ang kanyang maging first sa lahat. Hey Miro! Tika, sayo tayo! Narinig niyang sigaw ng kanyang Sir Sander. Kabuntot nito sina Daisy at Betty. Miro, akala ko hindi ka na makakarating. Tili naman ni Betty. Oo nga eh, buti na lang sinundo ako ni Sir Joshua. Wika ni Almira saka umupo sa upuang kahoy na mahaba na nandoon. Naiwan pa ang kanyang Sir Joshua dahil inaayos pa nito ang motor. Lika na Miro, sayo na tayo. Ayan pang disco ng tugtog, tara na. Aya naman ni Betty, sabay hila sa kanya. Sumunod naman si Sander at Daisy. Maya-maya lamang ay sumunod na rin si Joshua sa kanila. Ang saya-saya niya habang umiindak sa saliw ng tugtog. Sumisigaw pa sila at patalon-talon dahil sa sobrang kasiyahan. Nakadalawang palit na ng music pero sige pa rin sila. Walang kapaguran, parang nasa piyestahan lamang ang feeling ni Almira ng mga sandaling iyon. Nang biglang mapalitan ng music, isang love song, kung hindi siya nagkakamali, It Might Be You ang title nito. Paalis na sana siya nang hawakan siya sa kamay ni Joshua. Nakangiti ito sa kanya at sinabing kung pwede daw ba siyang isayaw. Gusto sana niyang tumanggi dahil may pinaglalaanan siya ng kanyang first dance at iyon ay ang kanyang magiging first boyfriend. At syempre,
Pangarap din niya, ito na ang kanyang maging asawa. Makaluma man, pero basta iyon ang kanyang pinaniniwalaan. Kaya lang, muli niyang naisip ang tungkol sa pagpapanggap niya. Paano kung isumbong na talaga siya nito ng tuluyan sa kanyang senyorito? Kaya nagpasya siyang paunlakan na lamang ito. Hindi naman pwedeng idahilan niya dito na baka mapagkamalang bakla ang isa sa kanila. Dahil alam nito ang totoo. Hinawakan nito ang kanyang kamay at takmang ilalagay na nito sa balikat nito. Ngunit biglang may humapit sa kanyang bewang. At halos manlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto kung sino iyon. Walang iba kundi ang kanyang masungit na senyorito. Mapupungay ang mga mata nitong nakatuon sa kanya. Doon niya napagtantong nakainom ito. Medyo amoy alak na rin kasi ito. Pero syempre, napakabango pa rin. Hinawakan nito ang kanyang kamay at inilagay sa balikat nito. Nahigit naman niya ang paghinga nang maramdaman ang pagpulupot ng kamay nito sa kanyang bewang. Hindi basta hawak, kundi halos nakayakap na talaga ito sa kanya. Napansin niyang nakasimangot ang kanyang Sir Joshua, saka nilapitan si Betty at ito ang isinayaw. Natatawa namang nakatingin sa kanila ang kanyang Sir Sander, habang kasayaw naman si Daisy. Nanatili lamang sila sa ganoong posisyon ng kanyang senyorito. Ramdam niya ang init ng katawan nito. Naamoy niya ang mabangong hininga nito dahil nanatili lamang na nakahilig ang ulo nito sa balikat niya. Maya-maya ay iniangat nito ang ulo at tinitigan siya sa mga mata. Naiilang siya rito pero hindi niya magawang iiwas ang paningin dito. Parang nahihipnotismo siya nito. Kakaiba ang paraan ng pagtingin nito sa kanya ngayon. Parang may kung anong nais ipahiwatig iyon pero hindi lamang niya mawari. O baka naman nagkakamali lamang siya dahil lasing ito. Ngunit tila may mainit na bagay ang humahaplos sa kanyang puso habang nakatitig dito. Napakagwapo nito at pakiramdam niya kapag hindi pa niya naiiwas ang kanyang paningin dito ay ipagkakanulo na siya ng kanyang damdamin. Oo, totoong nabatid na niyang may kakaiba siyang nararamdaman para dito. Patunay ang iba't ibang damdaming na pupukaw sa kanyang puso nang dahil lang dito. Saya kapag kasama ito. Lungkot. Sama ng loob kapag sumusobra na ito. Ang mga dagang tila makukulit na naghahabulan sa kanyang dibdib at mga maliliit na karayom na pakiramdam niya ay tumutusok sa kanyang puso at batid niya na dahil iyon sa selos. Pero alam niyang mali at kahit pangarapin man lamang ay napakalaking pagkakamali. Napakalayo ng agwat nila sa buhay. Kung sa pocketbook, palaging nababanggit doon ng author. Langit ito, lupa naman siya. Isa pa, niloko niya ito. Hindi niya sigurado kung makakaya siya nitong mapatawad pagkatapos ng lahat ng panlilinlang niya rito. Napansin niya ang paglipat ng paningin nito sa kanyang labi. At ganoon na lamang ang pagkagulat nang bigla na lang siya nitong halikan. Natulala siya at agad na napapikit. Ngunit hindi naman nagtagal iyon dahil naging maagap ang kanyang Sir Joshua. Nailayo kaagad nito ang kanyang senyorito. Narinig naman niya ang pagsinghap ng ilang nakakita, kabilang na sina Betty at Daisy na tila mga nakangiwi. Animo nandidiri dahil sa ginawa ng kanyang senyorito. Siya naman ay ang hiya sa nangyari, pero hindi niya maitatangging na gusto niya ang halik nito dahil muli niyang nalasap ang labi nito. Dahil sa nangyari, pinalitan na ulit ang music ng pang-disco kaya muling nagkagulo ang mga tao. Siya naman ay nagpa siya ng umupo sa medyo may kalayuan sa mga tao, iyong hindi masyadong maingay, kaya pinili niya ang manggang inuupuan niya dati. Maliwanag naman doon kaya safe naman para sa kanya. Saka kaya naman niyang ipagtanggol ang kanyang sarili kung sakali. Oh, bakit nandito ka na? Napalingon siya sa nagsalita, ang kanyang Sir Joshua pala. Ah, medyo naingayan na po kasi ako. Tsaka iwas muna kasi medyo nakakahiya yung ginawa ni Senyorito kanina. Sagot ni Almira. Pagpasensyahan mo na si Kuya Henry ha. Pinatagi kasi ng lambanog ni Namang Kanor, kaya ayun, mukhang hindi kinaya. Dinala ko na siya sa kubo, andun siya sa kwarto. Mukhang bukas na tayo nito makakauwi.
Wika nito, tsaka tumabi sa kanya sa pagkakaupo sa nakausling ugat. Ganun po ba? Bakit di ka na lang po makisaya sa kanila, sir? Ayos lang po ako dito kahit iwan niyo na po ako. Okay lang. Ayoko na rin namang sumayaw, saka nakainom na rin ako kanina, kaya medyo nahihilo na rin ako. Ganun po ba? Miro, gusto mo bang manatili na lamang sa bahay ninyo? O kaya sa ospital, para maalagaan mo naman ang iyong itay? Hindi iyong si kuya ang inaalagaan mo. Malakas pa yun sa kalabaw eh. Kung mapupwede nga lang po, Sir Joshua. Kaya lang, ang laki po ng pagkakautang ko kay senyo rito eh. Kaya kahit gusto kong alagaan si itay, hindi po pwede. Pwede naman eh. Kung gusto mo talaga, pahihiramin kita ng pera, pambayad kay kuya. At maging ang problema mo sa ospital, ako na ang sasagot. Tapos bayaran mo na lang ako kapag gumaling na ang itay mo. Siguro naman makakapagtrabaho ka na nun kahit sa mga mall. Napakaganda mo at tiyak akong matatanggap ka kagad. Naku, Sir Joshua. Huwag na po. Iyong pagsang-ayon mo pa lamang po sa hiling ko na ilihim ang aking pagkatao kay senyorito, napakalaking tulong na po nun sa akin. Magalang na tanggi niya rito. Napakabait talaga nito sa kanya. Pansin niya, medyo bihira na siya nitong asarin. Hindi katulad dati, na walang oras, na hindi siya nito pagtripan. Seryoso, Miro. Baka naman iniisip mo na wala akong pera at hindi ko kayang tapatan ang naibigay sa iyo ng paunang sweldo ni kuya. Kahit ganito lang ako, Miro, marami din akong pera, no? May sarili akong pera sa bangko at hindi iyon basta bigay lang ng aking mga magulang. May naitabi din akong galing sa pinagpawisan ko. Aba, gamer yata itong sir mo. Ikaw kasi, hindi ka sumama sa gaming room ko eh. Sa pamamagitan ng hilig ko sa paglalaro, marami na rin akong naipon kahit papaano. At proud ako na talagang akong nagpagod. Mahabang paliwanag naman ulit ni Joshua. Naku, Sir Joshua, talaga. Hindi naman po ako nag-iisip na wala kayong pera. Ang akin lang po, hindi ko lang po talaga matatanggap ang pera nyo. Hayaan nyo po, darating din naman po ang panahon na makakabayad din ako kay senyorito. Teka, bakit para po yatang nais nyo na agad akong patalsikin sa mansyon? May sama po ba kayo ng loob sa akin? Natatawang sagot naman ni Almira. Wala oh. Concern lang ako sa'yo. Tsaka, ayaw kong masyado kang napapalapit kay kuya. Ho? Bakit naman po, sir? Kasi... Aba! Ang daya ng dalawang to. Nandito lang pala kayo, ha? Wika ng kanyang Sir Sander na nakabuntot naman sina Betty at Daisy. Hindi na naituloy ng kanyang Sir Joshua ang sasabihin dahil sa pagdating ng mga ito. Kuya Sander naman eh, wrong timing ka talaga kahit kailan. Sandama ko lang mukhang wika ng kanyang Sir Joshua. Ginulo lang naman ni Sir Sander ang buhok nito. Sorry na agad. Nako, mabuti pa ay uminom din tayo saglit. Kuha lang ako ng alak. Wika naman ni Sander saka tumayo na. Nagpaiwan na lamang sina Betty at Daisy. Miro, naloko naman ako kay Senyorito Henry kanina. Biruin mo, hinalikan ka. Tsaka sinayaw ka pa. Ayan tuloy, may mga nagbubulong-bulungan na baka daw nababakla na si Senyorito. Dahil galit nga ito sa mga babae. Tapos baka nga daw lalaki na rin ang gusto nito. At ikaw daw iyon, kaya daw kumuha pa siya ng alalay kunyari. Hays, kahit ano talagang bait sa kanila ni Senyorito, nakuha pang kayo ay gawa ng kwento. Inis na wika ni Betty. Kaya nga, mga chismosa talaga yung mga pangkat ni Aling Marites. Bagay na bagay sa kanya iyang pangalan niya na yan. Kung pwede nga lang sanang isumbong kay senyorito ang mga kababalagan ng mga iyan eh. Mas marami pa kaya ang chismisa ng mga iyan kesa sa mga natrabaho nila. Sigunda naman ni Daisy. Hayaan nyo na sila. Alam naman nating hindi iyon totoo, kaya mas mabuting manahimik na lang tayo. Baka mas lumaki pa kasi ang gulo eh. Uwi ka naman ni Almira sa mga ito. Ayan! Tagay na! Uwi ka naman nang dumating na si Sander. Dala ang beer para sa kanila. Inabot nito ang dalawa para kay Daisy at Betty. Tsaka inabot na ang isa sa kanya. Naku, Sir Sander. Hindi po ako umiinom. Pasensya na po. Tanggi ni Almira dito.
Sige na naman, Miro. Kay lalaki mong tao, hindi ka marunong iminom. Sige na, kahit iyang isang bote lang. Ani Daisy. Naku, pasensya na talaga. Sa edad ko ito, never pa talaga akong tumikim ng alak eh. Kayo na lang po. Muling tanggi ni Almira. Ay, ang daya naman. Minsan talaga, Miro, parang nagdududa na ako sa'yo. Alam mo yun? Napakainhin mo para sa isang lalaki, katulad nito. Bir lang, hindi ka pa pala nakakatikim. Wika naman ni Sander. Naku, Kuya Sander, hayaan nyo na lamang si Miro. Baka mahigpit ang kanyang itay kaya hindi siya natutong uminom. Tayo na lamang tatlo ang uminom. Saway naman ni Joshua. Napaisip siya sa sinabi ng kanyang Sir Sander. Baka nga magduda na talaga ito ng tuluyan sa kanya kapag hindi niya ito pinaunlakan. Isa pa, medyo lasing na ito at maging ang kanyang Sir Joshua ay halatang may tama na rin. Hindi, hindi. Ayos lang, Sir Joshua. Sa totoo lang, matagal ko na rin naman talagang gustong subukang uminom. Kaya lang, nagagalit ang aking itay. Parang gusto tuloy niyang makonsensya. Ginamit pa talaga niyang dahilan ng kanyang itay kahit hindi naman totoong pinagbabawalan siya nito. You know, go, Miro! Sabay-sabay na wika ng tatlo. Napapailing naman ng kanyang Sir Joshua. Mahigit isang oras din silang nagkwentuhan habang umiinom. Hard nga lang ang iniinom ng kanyang Sir Joshua at Sir Sander. Nakatatlong beer na rin siya. Noong una, hirap na hirap siyang lunukin iyon dahil sa mapait at nababahuan siya sa amoy. Pero kalaunan ay nagustuhan na rin niya iyon. Halatang lasing na ang apat dahil ang lalakas na ng mga boses ng mga ito habang nagkikwentuhan. Panay din ang akbay sa kanya ng kanyang Sir Sander pero palagi iyong inaalis ng kanyang Sir Joshua. Dahil siguradong alam nito na isa siyang babae. Ngunit makulit ang kanyang Sir Sander. Kaya naman minabuti na ng kanyang Sir Joshua na pumagit na sa kanila. Yun nga lang, si Betty ang nakatabi niya at panay naman ang yakap sa kanya. Ilang sandali pa ay halos umikot na ang kanyang paningin. Kaya nasapo niya ang ulo at napahilig sa kanyang Sir Joshua. Nako, lasing ka na yata, Miro. Nag-aalalang wika ni Joshua. Sir, pwede bang samaan niyo ako sa banyo? Nasusuka na po yata ako eh. Nakapikit na wika ni Almira. Mabilis naman itong kumilos at inalayan siya. Narinig naman niyang tinawag na sina Betty at Daisy ng mga kasama nito. Pero hindi niya na nagawa pang lingunin ang mga tumatawag sa dalawa. Pasuray-suray na siya sa paglakad at ganoon din ang kanyang Sir Joshua. Nagtungo sila sa kubo at sinamahan siya sa loob. Doon inilabas niya ang lahat ng kinain niya, maging ang alak na kanyang ininom hanggang sa halos wala na siyang maisuka. Pakiramdam niya mabibiyak ang kanyang ulo. Si Joshua naman, noon ay nag-aalala rin para kay Almira. Marahan niyang hinahagod ang likod nito, halos lupaypay na ito nang matapos magsuka. Inalalayan niya itong tumayo mula sa pagkakasubsob sa bowl. Tsaka niya ito pinamugmog ng tubig at hinilamusan na rin. Nakapikit pa rin ito, subalit nakahilig ng bahagya sa kanya ang ulo nito. Muli niya itong hinilamusan gamit ang sariling palad para kahit papaano may masmasan ito. Pero natigilan siya nang mapadako ang kanyang paningin sa mamula-mula at nakaawang nitong mga labi. Maging ang makinis nitong leeg at sa bahagyang iyon ng dibdib nito, na dahil sa pagkakahawak niya dito ay bahagyang nakalabas. Medyo kita na nga ang garter na nakapulupot sa dibdib nito. Parang nai-hypnotismo siya sa kagandahan nito. Kahit pa mas maiksi ang buhok nito sa kanya, eh hindi pa rin maikukubli niyon ang kagandahan ni Almira. Lalo pa at batid niyang isa itong tunay na babae. Nakaramdam siya ng kakaibang init sa katawan at matinding pagkasabik. Parang nais niyang angkinin ang labing iyon na tila inaanyayahan siyang tikman nito. Naging sunod-sunod ang paglunok niya at maya-maya ay natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na dahan-dahang inilalapit ang labi sa labi nito. Hindi siya mapagsamantala, lalo na sa mga mahihinang babae katulad ni Almira. Pero tila hindi niya kayang pigilan ang sarili.
Ngunit laking gulat niya nang biglang bumukas ang pinto bago pa man tuluyang lumapat ang kanyang labi sa labi ni Almira. Iniluwa niyon si Sander na nagmamadali dahil iing-ihi na. Dali! Labas na kayo! Ang tagal-tagal niyo eh! Kanina pa ako naghihintay sa labas! Malakas na wika nito. Halatang lasing na ito dahil sa paraan ng pagsasalita nito. Parang nais niyang mainis dito, pero nagpapasalamat na rin dahil hindi natuloy ang kalokohang balak sana niyang gawin kay Almira. Alam naman kasi niyang mali iyon. Lumabas na sila sa CR. Tumuloy sila sa sala ng bahay kubo at naabutan nilang naglalatag na doon ang ginang nakatiwala sa kubo. Nakapikit pa rin si Almira habang inaalalayan niya. Senyorito! Senyorito Joshua, dito na po kayo matulog ng inyong mga kasama. Wika ng ginang. Ihiga na lamang niya si Almira doon, biglang dumating ulit ang kanyang kuya Sander at pabalandrang nahiga doon. Hays! Pasaway talaga! Nawika na lamang ni Joshua dito. Hindi kasi pwedeng makatabi ito ni Miro, lalo pa at malikot itong matulog. Saka para sa dalawang tao lamang ang kasya sa latag doon. Manang, di ba sa kama si Kuya Henry natulog? Opo, senyorito. May iba pa po ba kayong panlatag, unan at kumot dyan? Pwede po bang pakilatag doon sa lapag sa kwarto? Doon na lamang po itong isa matutulog. Dito na lamang po kami ni Kuya Sander. Pakisuyo naman niya sa matanda. Ay opo, sige po. Pakihintay na lamang po. Sagot nito saka tumalima na. Dalawa lamang kasi ang kwarto sa kubo. Ang isa ay inuoko pa ng mag-asawang katiwala at nakahiga naman sa isa ang kanyang kuya Henry. Mabilis lang namang nakapaglatag ang ginang at umalis na rin ito pagkatapos. Himbing na himbing pa ang kanyang kuya Henry na nakahiga sa kama. Kung mapupwede lamang sanang magkatabi na lamang sila ni Almira para mabantayan niya ito. Kaya lang pang isahang kutsyon lamang ang latag nito kaya hindi pwede. Inhiga niya doon ang babae. Umuungol lamang ito ng kaunti saka umayos na ng higa at nahimbing na rin sa pagtulog. Siguro naman safe na ito dito dahil himbing na himbing naman ang kanyang kuya Henry saka kilala naman niya ang kanyang kuya. Saglit pa niyang pinagmasdan si Almira bago siya nagpasyang magtungo na rin sa sala para matulog. Medyo nahihilo na rin kasi siya dahil sa tapang ng huling alak na nainom nila ni Sander. Patuloy pa rin sa pagkakasiyahan ang iilan pang mga tauhang nagiinuman at nagsasayawan sa labas, pero hindi niya na iyon alintana. Lumabas na siya ng silid at ipininid na ang pintuang iyon. Saka nagtungo na sa sala at nahiga sa tabi ng kanyang kuya Sander. Ah, ang init! Pakiramdam ni Almira ay sinisilaban siya sa sobrang init. Maging paghinga ay hirap siya. Parang ang sikip-sikip ng kanyang dibdib. Nahihilo siya dahil siguro sa kanyang nainom na alak. Hindi niya maalala kung nasaan siya. Pero hindi na rin naman niya iyon iniisip. Basta ang nais niya ay makahubad ng kanyang damit at tanggalin ang masikip na tela na nakabalot sa kanyang dibdib. Bakit hirap na hirap siya? Natanggal pa rin niya ang kanyang malaking t-shirt at maging ang malapad na garter kaya naman nahantad ang kanyang dibdib. Saka lamang siya parang nakahinga ng maluwag. Kinapakapa niya ang paligid dahil nagbabaka sakali siyang makahanap ng kumot ngunit wala siyang makapa. Hanggang sa nakapa niya ang gilid ng kama at napangiti nang may makapang kumot doon. Hinila niya ito pero matigas kaya ginamitan na niya ng lakas. Kaya naman nakuha niya ito, ngunit may kung anong bumagsak sa kanyang tabi, pero wala siyang pakialam doon. Kinumutan niya ang sarili at muli nang nahimbing sa pagtulog. Sa sobrang kalasingan naman ni Henry, ay hindi na nito ininda ang sakit ng pagbagsak nito sa simentong sahig ng kubo. Bagkus na pangiti pa, dahil nasa kanyang panaginip si Almira. Sa kanyang panaginip, isa itong babae at hindi lalaki. Kitang-kita niya ang kahubaran nito, ang dalawang bundok nito nakatamtama ng laki. Hinila kasi niya ang kumot na nakabalot dito. Anim mo himbing na himbing ang pagtulog ng babae sa kanyang panaginip, pero wala itong damit pang itaas. Kaya malaya niyang nasisilayan ang malarosas na dalawang utong nito. Pakiramdam niya, biglang nanuyot ang kanyang lalamunan
Bumangon siya sa pagkakahiga. Alam niyang panaginip lamang ang lahat, pero ramdam niya ang matinding pagnanais na maangkin ang kagandahan ni Almira na nakahain sa kanyang harapan. Marahan siyang umibabaw sa babae. Hinalika ng makinis nitong noo, pisngi, tungki ng ilong at nagtagal sa labi nitong mamula-mula. Labing simula ng matikman niya kanina ay hindi na mawala-wala sa kanyang isipan. Bahagyang kumibot ang labi ng babae at medyo ikinagulat niya nang tumugon ito sa kanya. Lalo lamang tumaas ang kanyang libido nang tuluyang mahawakan niya ang kaliwang dibdib nito. Lalo pa at narinig niya ang mahinang daing nito, pero patuloy lang sa pagtugon sa kanyang paghalik. Hindi siya nakatiis. Pinisil-pisil niya iyon at marahang nilaro ng daliri ang utong nito na naninigas na. Ah, senyorito. Medyo napalakas na daing nito. Doon siya tuluyang nawala sa sarili. Parang musika sa kanyang pandinig ang daing na iyon ni Almira. May nais pa siyang gawin. Mas higit pa doon at panaginip lang naman ang lahat, kaya bakit hindi pa niya lubos-lubusin? Iniwan niya ang labi nito na animo nais nitong tutulan. Pero agad na napadaing ng malakas nang sakupin ng kanyang labi ang kanang utong nito, habang patuloy na pinipisil ang isa pa. Hanggang sa salita na niyang pinagpala iyon, na halos magpaliyad-liyad pa dito. Nakasabunot pa ito sa kanyang buhok at idinidiin pa ang kanyang ulo sa dibdib nito. Habang walang tigil ito sa pagungol, siya naman ay patuloy lamang sa mariing pagsimsim sa dalawang dunggot nito na animo sanggol na uhaw sa gatas ng ina. Napakasarap ng lasa niyon at halos ikabaliw niya kapag dumadaing si Almira na tila umiiyak at sasabayan pa nito ng mahabang ungol kapag nilalaro ng kanyang dila ang matigas nitong utong. Hindi siya nakontento sa ganoon lang. Gusto pa niya ng higit pa doon. Kahit pa sa panaginip lamang, magawa niya ang bagay na iyon sa dalaga. Ang bagay na nais niyang gawin, kahit paulit-ulit niyang itinatawa sa kanyang isipan, simula nung may maramdaman siyang kakaiba dito noong nagtungo sila sa farm na silang dalawa lang. Ibinaba niya ang isang kamay at tinungo ang pakay nito. Napaungol ng malakas si Almira. Hindi niya inaasahang kahit sa panaginip ay makakapa niyang namamasa na rin ito. Tuluyan niyang hinagod-hagod iyon at marahang sinaling ang delikadong bahagi na iyon. Ah, ang sarap po. Hinihingal na sambit ni Almira habang nakapikit. Nasiyahan siya sa naging reaksyon nito, kaya naman pinag-igi pa niya ang ginagawa. At wala rin siyang tigil sa pagsimsim sa kaliwang dunggot nito, kaya halos ikabaliw nito iyon. Maging siya ay talagang mabaliw-baliw din sa kaligayahang natatamo, kahit pa nga panaginip lamang ang lahat. Maya-maya ay kusa nitong ibinuka ang dalawang hita para siguro bigyang laya ang kamay niya. Kaya naman mas maayos niyang nahagod ang kasilanan nitong madulas dahil sa nektar ng pagkababae nito. Muli itong napadaing nang ganap na niyang ipasok ang kanyang daliri sa masikip nitong bukana. Napakapit pa ito ng maigpit sa kanyang balikat, lalo na nang marahan niyang inilabas-pasok ang kanyang daliri sa lagusan nitong makipot. Wala rin itong tigil sa pagdaing at paulit-ulit na tinatawag siyang senyorito. Hanggang hindi na niya nakayanan pang magtimpi. Iniwan niya muna ito saglit. Tumayo siya at mabilis na hinubad ang natatanging saplot niya sa katawan. Saka tuluyang hinubad ang short at panty ni Almira. Sandali niya itong pinagmasdan. Napakagandang miro ang kanyang nakikita. Babaeng babae ito. Ang hindi kalakihang dibdib nito na tayong tayo na animo nagmamalaki sa kanya. Ang plat nitong tummy at ang cute na bulaklak nito na may mumunting balahibong pusa sa may pinakang noo. Napatingin siya sa mukha nitong namumungay habang nakatingin sa kanya. Animo hinihintay ang susunod niyang gagawin. Nakaawang ang labi habang nakatingin sa kanya, kaya naman naakit na naman siyang tikman iyon. Muli siyang umibabaw dito at muling inangki ng buong kapusukan ang labi nito. Hanggang sa iniwan na niya iyon, dumaan sa leeg, sa dibdib na saglit lamang na pinagpala ang dalawang rosas na dunggot doon.
Bumaba pa sa flat nitong Tommy at saglit na pinaglaro doon ang kanyang malikot na dila at bumaba pang muli hanggang sa matukoy ang kanyang pakay. Ibinuka niya ang mga hita nito at agad na sinamba ang pagkababae nitong basang-basa na. Dinilaan niya ang delikadong bahagi niyon, sanhi para mapalayad ito ng husto. Kaya naman saglit siyang natigilan. Masarap ba, Miro? Masarap ba? Tanong niya rito, saka mas pinag-igi niya ang pagsamba sa pagkababae nito. Halos galugari na niya ang lahat at sobrang nakakabaliw ang lasa at amoy niyon. Naghahatid sa kanya ng mas matinding pagnanasang maangkin nito. Yes, sobra po. Ganyan nga po. Mahabang daing nito nang patulisin niya ang kanyang dila at pasukin ang naglalawa nitong lagusan. Gamit ang pinatulis nitong dila, mabilis niyang inilabas-pasok iyon doon na naging dahilan sa mayat-mayang pagliad nito. Napasabunot ito ng mariin sa kanyang buhok at halos isubsob nito iyon sa pagkababae niya. Hanggang sa maramdaman niya ang tensyon sa kalamnan nito. Senyorito, ayan na po ako. Mahabang daing ni Almira. Kasunod niyo ng tila bahagyang panginginig ng puso nito. Kasunod no ng masaganang pagbulwak ng katas nito na hindi niya hinahayaang masayang. Si Almira naman ay halos ikabaliw ang sarap na natatamasa niya sa kanyang panaginip. Sa kanyang panaginip, sinasamba siya ng kanyang senyorito. Ang lahat ng maselang parte ng katawan ang sinasamba nito at pinapalasap nito ng ibayong kaligayahan. Halos manginig-nginig pa nga siya nang marating ang rurok ng ligaya. Ito pa lang ang kauna-unahang beses na natikman niya ang napakasarap na pakiramdam na iyon, na hindi niya alam kung saan banda ng katawan niya nagmumula. Kahit sa panaginip lang, titiyakin niyang hinding-hindi niya iyon makakalimutan. At ang hangad lamang niya ngayon ay makasama pa ito ng matagal at malasap pa ang mas higit pang kaya nitong ipalasap sa kanya. Hiling niya na sana hindi na lamang muna siya magising. Naramdaman niya ang matigas na bagay na tila nakatutok sa kanyang kasilanan. Pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata dahil tiyak niyang magaganap na ang kanina pa niya pinananabikan. Nais niyang kahit sa panaginip, makita niya ito habang inaangkin siya nito. Kaya naman napangiti siya nang makita nga niya ito. Puno ng paghanga at pagsamba ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Hindi niya makita masyado iyon, kaya hindi niya tiyak kung gaano ito kahaba at kalaki. Ngayong nagagalit iyon, nakita niya kasi ito dati, pero hindi iyon galit na katulad ngayon. Pero kahit gaano pa kalaki o kahaba ang alaga nito, handa niya iyong tanggapin kahit pa first time niya. Panaginip lang naman eh, kaya siguro naman makakaya niya. Muli siya nitong hinalikan sa labi, kaya naman tinugon niya iyon ng buong kapusukan. Maya-maya muli itong pumwesto sa kanyang kandungan. Saka ilang sandali lamang, muli nitong kiniskis ang dulo ng katigasan niyon sa madulas niyang pagkababae. At tuluyan siyang pinasok nito. Ah, masakit! Napaigik niyang sabi sa unang ulos. Hindi niya malaman kung saan nanggagaling ang matinding sakit na kanyang nararamdaman. Sa sobrang sakit, napaluwa pa nga siya. Saka nagtataka siya dahil panaginip lamang ang lahat, pero bakit siya nasasaktan? Isa pang bigla ang pag-ulos nito. Muntik na siyang mapasigaw dahil sa sobrang sakit. Halos malaki ang kanyang ulo sa pagkagulat dahil tuluyan na siyang nagising sa inaakala niyang panaginip. Oh shit! Hala! Hindi panaginip ang lahat! Totoong inaangkin ako ni Senyorito!